kawitin ay para sa ating dating pangulo na si Mayor Rodney Duterte. At ang pangalawa ay para sa ating magiging susunod na pangulo, Inday Sara. Ang una ko pong awitin, ang pamagat ay ang tunay na laya. May tanong po ako sa inyo bago ako kumanta. Hindi po ako realista, ako po ay katulad nyo. Ako po ay talagang nagmamahal lang sa bayan. Hindi po ako masyadong pwedeng sumigaw dahil pinaalagaan ko boses ko. Pero ang sumisigaw sa akin ang puso ko. Kailangan natin ng pagbabago. Meron po akong tanong, napakasimple. Malaya po ba tayo ngayon? Ako po ay talagang iwas na iwas sa politika. Lalo na nung pagkatapos ng ating administrasyon, paggalang lang sa bagong administrasyon, ako po ay tumahimik sa Facebook, sa Twitter at kung saan-saan. Pero ngayon, nararamdaman niyo pa ba na maaari kayo magsalita? Na hindi na se-censor, na hindi na de-delete, hindi naka-cancel? Ako po ay isang artist, kahit nag-abogado na ako, I am an artist at heart. Napakahalaga sa akin ng malayang pamamahayag. Ano na lang ang gagawin natin kung ang magiging kulay ng bayan natin ay kapag may nagsalita ng konting kritisismo lamang, buburahin ka ng lipunan. Pwede ba yun? Ito pong title ng kantang to ay Tunay na Laya. Huwag sana kayong makatulog. Pakinggan yung maigi at malalaman nyo na ito ay may kabuluhan pa rin hanggang ngayon. Pahinga muna sa sigaw. Pahinga nga eh. Kay tagal na natin hiwa-hiwalay, kampi-kampi, away-away. Tingnan mong tunay ang buhay ng masa, malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama, simula pa lamang kumbaga sa drama. Ang kinabukasan gaganda ang kulay kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan. Pinaglalaban ng kalayaan, may kabayaran. Nararapat lumaban isang pinuno, ang sukli ng bayan masunuring puso. Kung sabay-sabay nating mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na laya. Tunay na laya. Malaya. Malaya ka ba? Alam niyo kung bakit? Kasi nagpapabudol kayo eh. Kailan pa ba natin makikilala kung sinong kaaway, kung sinong kasangga?
Sa masasama, sino ang mag-aadya? Patago na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas, pati mambabatas, lambat na may takas ang mga marahas. Anong? Kung nagdurusa ang mabubuting tao, ito ba ang tinatawag nyo na kalayaan? Pinaglalaban ang kalayaan, may kabayaran, nararapat lumaban isang pinuno. Ang sukli ng bayan, masunuring puso. Kung sabay-sabay natin mahalin ng tuntunin, makakamit na ng bansa ang tunay na layak. Tunay na layak. Okay, magandang hapon ko sa ating lahat. Muli ho tayo nagbabalik sa live streaming. Ako si Brother Travelers, Brother Dan, kamusta po kayo? At Luzon, Visayas at Mindanao, binabati ko kayo ng isang mapagpalang hapon ho. Ang oras ko sa Pilipinas ay ganap ng alas 3 isho ng hapon. Ngayon ho ay ikalabing isa ho ng Abril 2024. Binabati ko lahat ng ating mga OFW, mga bagong bayani ng ating bayan. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw. Lahat po ng mga OFW, mga bagong bayani ng ating bayan, ako po ay nagbibigay pugay at sumasaludo sa inyo. Kayo po ang tunay na bayani ng ating bayan. Binabati ko nga para sa Chan Chan, dyan sa Amerika, kamusta ka na po? Kay Paris Adventure, kamusta? Boy Aragon, Annabelle Aquino, kumusta po kayo? GRM, Ella, shoutout po, Emilita, Maria Caranza Arisenia, Sonia Bouncy, ayan, Arcelia Sinagin, Jared Ray. Okay. At Wilson Chu at Bigatas. Ayan. Rena Baher. Ayan. Si Lydia Amoresca, Tintin Pamintuan, Radio Alboro, kamusta po kayo? Peli Kasuga, Virginia de Guzman, Lady April 24. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, okay. At kay Hamster, One. Okay, Polgencio Rosito, Danilo Reynales, Meme at Poblate, Cherry Reyes, Junior Santos, kamusta po kayo ha? At kay Yuni, Maricile Malinao, Reynaldo Tan, Aurelia Abela, Nini Rese, Bagman, okay, ayan, shout out to sa inyo lahat. So, umpisa na po natin, marami na po nag-aabang ko sa atin dito sa ating pag-uusapan. Ito nga, bago na naman ito mga kabayan video, ano, gobernador ng Davao del Norte at mayor ng Tagum. Ako, nawala ng M na naman, kakamadaling kakatype. At mayor ho ng Tagum, ayan, ano ho, palaban. Makoy supporter, bagong pakulo, natatakot na sila, eto na po. Eto, may papakita ko dyan sa rally ho ni na Makoy, ha? Nag-rally din pala, no? Talagang may pakulo din sila. Okay, pero bago yan, yun nga po mga kababayan, kanina nga po, nagkaroon po ng breaking news tayo tungkol nga po dito sa naganap po mga kababayan na kung saan sinuspindi po mga kababayan, eto pong si gobernador ng Davao. Ayan, saka naman po ninyo, sinuspindi po ang... sinuspindi po yung pong gobernador po dyan. Alam naman ho natin, kaya nga ho tayo ay papunta po ng Davao mga kababayan. Alam nyo mga kababayan, dahil meron po tayong maisog rally na gaganapin dyan. Ano po, again, meron tayong maisog rally sa April 14.
Kamakailan, uulitin ko, kumalat ang balita na di umano ginagapang ni Lisa Araneta Marcos ang mga local official sa bawat lalawigan na wag ho tayong bigyan daw di umano ng permit. Ano ho? Ayon po kay Maharlika. Ngayon, ito ho yung sa tagong ho natin, ay sakop po ng Davao del Norte, binigyan ho tayo ng permit yan. Ito na ho ba ang panggigipit na ginagawa ho ng administrasyon. Pero saludo po ako sa inyo pong gobernador at dyan sa mayor ng Tagum, sir. Napakatapang ninyo. Sumasaludo po ang Brothers Travelers sa inyo. Okay? So ipakita na ho natin mga kabayan, ito pong nasabing video tungkol po dyan kay mayor ng Tagum. Tandaan niyo po ito ha. At ito po yung nagbigay ng permit po dyan sa Tagum City. Ito na ho. Ilabas na ho natin itong bagong videong ito. Press na press pa rin itong videong ito. Pakinggan ho natin kung ano po ang sinasabi po mga kababayan nitong mayor at gobernador. Ito na, pakinggan ho natin ha. Tinuon lang, yan ang pagkutsing Panginaw, nasakitan ko magtanaw kay Pedro Edwin Bubahe. Dili na ito, kalinta, tuig 2019, ang tibuok probinsya sa Davao del Norte, ikuman, tibuok nasun sa Pilipinas, na surprise tungkol kay ang usang konduktor, ibutang sa katawahan sa Davao del Norte, na hino. Baka tanungin po ninyo kung sino po yung nagsasalita. Yan po ang mayor po mga kababayan ng Tagum City. Yung pong nagbigay ng permit diyan po sa may bagong pangalan na po Assigns of Maisog. Ano ho ang pangalan po mga kababayan ng ito po sa taas Maisog Defend the Flag Peace Rally, Davao del Norte. Ayan na, April 14, 2024, 6 PM, Davao del Norte, Sports Tourism Complex, Mangkilam, Tagum City. Transparency, accountability, peace and security. Peace and security. O ito, ang nagsasalita po, yung pong mayor po, mga kababayan ng Tagum. Pakinggan po natin, mga kababayan. Palakihin natin. Nagtuo ang pikas na katong mga dako na dugay ni mahimusla na ito ang probinsya, iingnan lang pagsugod, kapikapihan lang namin yan. Dihamak na isang konduktor. Bakit Tagalog po? Baka may nakakaintindi po sa salita po ni Mayor. Ano? Baka yung nanonood sa atin kasi Bisaya po. Baka pwede naman po, patulong naman po tayo kung sino pa yung pwede yung mag-translate doon sa sinasabi ni Mayor. Ano ho? Ayan. Pakitranslate na lang po, mga kapatid, ha? Mga kaibigan, ha? Para maintindihan po natin. Ha? Ito po. Usahay kansawan pa nila si Kuya Rob. Kung mag-in-English daw si Kuya Rob, perting kahiya sa nila. Pero wala sila kamalo na ang lingwahe sa ato ang gobernador mo ay lingwahe sa katawahan. Sa board member pa lang ito nagsasalita. Sorry, board member pa lang pala ito. Sorry, board member pa lang yan, board member. Na nagtuo, hindi sila matanggal sa posisyon 2019. Board member pa lang po yan, board member. Ang subukan doon, ng upan na itong kauban na misingit, na dapat paminawon ang tingog sa masa karon na upan na sila. Tama ba? O nang hindi natin. Ikaklaro ko lang ha. Board member pa lang ho ito ha. Okay. Ang nagbutang sa ato ang gobernador, ang ato ang katapat. Kana sila. Ang tribo sa gupitan, ang tribo sa talaingot, ang nagbaligya o kaiskin di dina sa dalan, o kana dili tamusugot, na basta-basta na lang nila patawan o preventive suspension na wala, ipaaki o hapsay o due process.
nakana-naa sa ato ang balaod. O nabisingin na ito karon, ako mo pa rin. Ako mo pa rin. Ngayon, Kuya Gov Edwin Humahin, ako isip miyembro sa sangguniang panalawigan. Mahingon ko kay Kuya Gov, kauban ako mga kaubanan, dugay namin ng bibarog o karon. Ano pa lang po yan? Bukal pa lang po yan, ha? SB pa lang po yan. SB yan, ha? Hindi, SB po, SB, kakasabi, sangguni ang bayan po yan. SB. Andang ihapon mo paro, dili lamang kay Kuya Gov, kung dili, ang timog sa Yanong Dabaw noon, dili sa ako ang probinsya. So, dili tamusubot, dili nagbutag bumul ang katauhan sa Dabaw del Norte. Ibalik nato ang pangalan po niya, mga kabayan, ito po, ano, board member, Nickel Suway Baguio Jr. ang nagsasalita. Ayan, ha. Board member, tapang din, ano ho. Ayan, sige. History sa 2019 na ipadayon ang liderato sa usa ka konduktor na sa tinuod lang, mauray naglakas loob na otingkayon ang dugay ng problema sa ato ang probinsya. Kapatang, kinsa man ang gobernador na naglakas loob iyahang o tingkayon ang mahal na kuryente sa ako ang probinsya. Kaya nga si Kuya Gov lang, mauna ipaglaban na ito. Nakakita po, gobernador, ng Musaka sa bukid. Maminawa itong kaisuon ng tribo sa kupitan. Tungon na mo ingon sila, sir, sa tinuod lang, ang politiko nga mo ang makita, kutob lang sa kalendaryo. Pero karon paglingkod ni Kuya Gov, paglingkod ni Congressman Alvarez, ang simento ni Saka sa Bukitan, ang simento nga dalan ni Saka sa Talaingon, paingon pa sa Bukitan. Okay, maya-maya konti ho, si Mayor po ng Tago, manglalagi po natin video. Nauna lang pala ito. Ito, sige, tuloy tayo. Ipakipisog, o si Dato, Gwen, sa Kapatagan. Opo, tuloy, tuloy, rally. Kung unsa ang papalintamot ni Kuya Gov Edwin Humahin. Kaya kung sa tinood lang, magsiging pamulitiko si Kuya Gov, dili lang sa katakom, kaya ang population na bumuto sa Talaingot, ang kunon na na sa usa ka barangay sa Takom. Ang kunon na ng gupintan sa usa ka barangay o duha ka barangay sa Takom. Pero nga nung magsiging saka, ingunin niya sa abo, ihatak ang tabang sa labaw ng inahangulan. Kita mo maro para kay Kuya Gov Edwin Humahin. Kita mo maro para sa probinsya sa Dabaw del Norte. Kaya salamat. Maayong uto na natin tanan. Okay. O, eto na. Board member pa lang po yan. Ano? Eto na si Mayor. Ilagay na po natin, mga kabayan, si Mayor naman. Si Mayor. Ano po? Si Mayor naman po ang isasalang po natin dito po sa atin. Eto na. Eto po yung si Alan Lopez. Tagum City Vice Mayor pala. Sorry. Ang ilalagay ko muna. At Vice Mayor po ng Tagum City. Teka lang mo, ha. Ilagay ko natin. Ilagay ko natin sa ating screen. O, ito. Vice Mayor naman po. Vice Mayor. Ito naman ho, pakitagalog na lang ho, ha, para transfer ho natin. Boses nga naa karon dinhi pero mas taghan dito sa kabaranggayan karon na Minaw ug andam mo anhi dinhi Kuya Gov isip suporta kanimo. Gisulti diha sa Biblia kung ang nangulo mangulo matarong ang katawhan magmalipayon. Kitama sa Dabaw del Norte magmalipayon sa Dabaw gobernador Kuya Gov. Apan subo lagi kagahapon lamang aduna na'y Marites, Marisol, na na'y muabot lagi nga preventive suspension order
Mao na sa ginag mind text lang nagkatapok ta diri. Kay mahal nato si Kuya Gobilwe. Aning kamot siya para sa mga Dabaw nun, labi na sa atong sudad sa Tagum. Muna panawagan karon akong hangyo sa mga kaigsuunan sa Dabaw del Norte, labi na sa Tagum, kay dirimang ko sa Tagum, padayon ta magsuporta kay Kuya Gobilwe. I-inspire na to siya. Kaya ang ipaglaban sa una pa hangtod karon para sa kayuhan sa akong tanan. Dali, nagsakripisyo siya. Nisuporta man siya sa mahal na administrasyon. Aba nga naman nga inali. Tataw kayo kung imong i-analyze. Dili man ta legal minds. Sa tinuod lang kung sa likang political. Legal harassment. Ako naka-experience makunyana. Sa sulod sa 9 years na ko na pagkamayor sa Tagong. Apan mahal man ko sa Tagong. Oh, pakitranslate naman po kung ano po yung sinasabi po para maintindihan po natin. Kay si Vice Mayor nagsasalita po si Vice Mayor, ano, patranslate naman po yung sinasabi po ni Vice para maintindihan po natin, baka meron po diyan makapag translate po nung sa lingwahe po. Ano po? Sabi ni Risa Bernato, may puso yan si Gob at taga Agusan del Norte yan. Ito isa ka political harassment. Isa daw itong political harassment ang nangyayari ho dyan. Mamaya ipapakita ho natin yung dokumento ng ginawang suspension at sino ho ang pumirma. Ano ho? Mamaya ho, hawak ho natin yung suspension order. Okay, tuloy ho tayo. Sa Tagumenyos, ako may marog na padalong na umay na kapasok. Hola, ako nang ihatag kay Kuya Gob. Iman man, box opening, box D. Kung ang tingog sa katawahan, kahit legal na siya, pwede na magpadaplin. Pwede na i-reconsider mo ng muhang yun na dito sa taas. I-review ninyong maayo, i-lift ninyo ang order. Kahit nang inahanglan kita sa usang kabuutan, maayo mag-gobernador. Kuya Gob. Panawagan po sa inyo ha. Tiningin niyong ipakita karon, wala po gipugos. Kakahiring laman mo sa mensahe sa Oh, ito sabi ho dito, ito, tinransfer na ho, pag magaling daw ang mamumuno, masaya daw ang bayan. Ayun, ito, tinatransfer na ho nila, tinatransfer na ho nila. Pag magaling daw ang namumuno, masaya ang bayan, pero taliwas daw ang nangyayari. Ayan na. Iniinit niyo ulo ng taong bayan, ha? Oh, ito ho, tuloy tayo, ha? Sige ho, yan ninyo, ha? I-translate nyo lang, babasahin ko rito yung pagka-translate, ano ho? Oh, sige ho, ito po. Ang gobernador. Kagabi, hangtod kaglawon, puno ang akong cellphone. Mingon sila mo, ato mi dito, Vice Alan, mupakita mi sa amo ang suporta sa atong mahal na gobernador. Hindi lang din sa Dabaw del Norte. Mag-ingay ta. Kay kabalo ko, hindi lang din sa Dabaw del Norte. Hindi lang sa usaka klaseng buotan na gobernador. Pwede ni humilimuon sa upanpot. Mga kaisunan, padayon ta, na ay umaabot na dakong rally. Karong Domingo, sukot karong... Oh, ito na, pinanggit na po mga kababayan, yung rally. Meron po mga kaabot na rally. Ngayon ho, Domingo. Ayun, naintindihan ko yun. Ang sabi niya, ngayon ho, ay may aabot kong rally ngayon pong Linggo. Anong pahayag? Karong... Unyang gabi, matag-adlaw ang hitagre. Ipakita na ito, tingin atong paglaban na ito, dili man lang ni sa ang lokal, sa ito ang national money. Buhanan ni, local o national concern. Usara ang purpose na kitang tanan magmalipayon na magpuyo sa itong palanggang nasod ka Pilipinon, dili sa ito ang probinsya sa Davao, labi na sa itong sudan sa Tagum. So ako nanawagan ni Sir Dagolo sa Hukpong Tagumenyos, we'll rally behind Hukpong Anato ang kinabuhi, panginabuhi sa katawan na diin mao'y ipaglaban sa itong mahal na gobernador. Kung ano, Godspeed na alam ni sa ikuha, laban lang ang Ginoo, mao'y mo kiya o maghimog ka na ito magmadaon. Nagkasalamat. Okay. So, ayun na, ano, Vice Mayor po ito ng Tagum City. Ano ho? Ayan,
Sunod-sunod rin ho natin yung mga video, mga kabayan, at sino-sino yung mga nagsalita. At yung mensahe mismo, mga kabayan, inalabas din ho natin yung mensahe po ni Gobernador dito po sa Brothers Travelers. Yung mismong mensahe po niya, mga kabayan, ilalabas po natin. Ha? Ha? Okay. Ayusin ko lang ko ito. I-check ko lang. Okay. Check lang ho natin yung video natin kasi inayos ko na kanina. Ito na. Nandito na. Okay. Ano ba itong? Ito ho yung mensahe po ni Gobernador. Ano ho? Ito ho sa mga taga Davao del Norte. Ilabas na naman ho na ito. Ito yung isang video pa. Ito ho mga kabayan ha. Aside po doon sa solo lang siya, ilalabas din ulit natin yon. Okay. Ito tayo. Paki-transfer po ha. Sa maong kanilang pagkakaroon sa ituyot para akong batukan ang dihimo sa pitas na pag-abuso tungod kay anahan sila doon sa katungdanan sa taas. Ang inundan sa ilang ipababa na suspicion order, predicted suspicion order, kanako, gamay ra kayo na inundan. Diligyot ang ayan sa maong suspicion order. Pakitransfer po mga kabayan, pakitransfer po. Pakitransfer po, pakitransfer po yung mga sinasabi at ipinuputol-putol ko para matransfer po ninyo. Matranslate. Ako ipahibalo sa inyo ha, na kini mahitungod sa sakyanan nga na-isyo kang board member amin. Oh, ito ho, ah, ito. Ah, ang sabi niya, ayun, may transfer na, ay, may transfer, may translate na. Ano ho? Ang sabi, kaso may translate. Mayroong suspension order, maliit lang na dahilan. Okay? Sabi maliit na dahilan lang ho, ano? Ayan. At translate niyo ho, translate, hindi transfer, sorry. Transfer, translate. Hello. Onya di recall nako atong November 2022 gipagamit sa engineering. Human nga gigamit akong gibalik kang board member amit atong December 2022. Hawak ko na. 1 month lang. O mamaya ho, babasahin ho natin yan. Hawak ko rin yung dokumento na binabasa po niya. Ano? Hawak ko rin po yung dokumento na yan. Sige, translate nyo muna. Ang maong paggamit sa engineering o hangtod karon ang maong sakyanan padayon nga gigamit ni board member amin. O maunay ang ilang ilimong ground sa office of the president na babaan ko order na predicted suspension for 60 days. Mangutana ko sa inyo, makatarunganon ba rin? Diligyod mga kaigsunan ko. Sa tinood lang, gigamit lang nila ang power tripping. Gigamit lang nila tungod kay gipaluyuhan sila sa mga daktong politiko na naa sa taas. Ako nga inyong kuya Gok na inyong gipili
almost 400,000 kakatawan sa Davao del Norte na nagbutang kanako sa pwesto. Kamo kana ang nagbutang kanako sa pwesto. Basta musugot bata na basta na lang nila para ugot po nila. Dili kita musugot kaysa tinuod lang. Dili sila makahulat sa eleksyon. Gusto na nila mulingkod para gusto nila i-implement ang ilahang personal na mga interest kung naa sila sa pwesto. Nakita naman ninyo kung sa yung mga hinimuan ang yung mga tawana gani subok tayo nga palandungon na kita nagtrabaho maayo, kita pa ang binuwa. Ito, tignan ho ninyo ha. Tignan ho ninyo mabuti ito. Dahil lang po sa sasakyan, binuhay po yon at ngayon ho, nilabasan ho at pinirmahan ni Bersamin. Mamaya, pakita ko yung pirma ni Bersamin. Pero ho yung issue tungkol ho sa Polboronic, ayaw magpa-drug test ni McCoy Jr. Ha? Yung issue sa National, ayaw, sila ho, ang tipay ho nila mambutas, agad magsuspende. Pero po pagdating sa kanila, hindi ho nila kayang sagutin yung panawagan ng taong bayan. Tuloy ho tayo. Amen. Kay Palomo, dili lang dugay ang nahitabo ng investigasyon sa Senate sa Ayuda Scam sa AEX na ang ato mga kaigsunan ng mga katawan nato na nahimong biktima na sa kantidad ng 5,000 na ilang gipirmahan, 4,000 ang ilang gikuha sa ilang mga tao, 1,000 na lang ang naadto sa binibis. Magtakin ho ninyo, meron na, ito nga ho, no, yung power tripping ho, ang lakas sa gobyernong ito. May nagsabi dito, at hindi ako magpapadrug test. Bakit ako mapresidente? Huwag ka magalang, magpapadrug test din ako. Pero magpadrug test din ang presidente. May karapatan kami dito dahil taong bayan ang naglok-lok kay McCoy Jr. Alalahanin ho ninyo. Kaya taong bayan din ho, mga kabayan, ang dapat niyang pakinggan. Taong bayan ho ang naglok-lok. Kaya panawagan namin, may masama pa sa drug test? Takot ba magpadrug test sa McCoy Jr.? Ay sinasabi ko eh, huwag kayong bangag. Huwag kayong sisingit dito. Para inaamin yung bangag ang presidente ninyo. Para sinasabi nyo, inaamin nyo na takot magpa-drug test. Ito ho nga presidente nyo. Tuloy nyo. Ito mensahe po ni Gobernador. Tuloy po natin. Isyari, para sa mga estudyante na nahimong biktima, 10,000 ang ilang dipirmahan, 10,000 pesos ang ilang nadawat, 9,000 gikuha sa ilang mga tao o 1,000 na lang tao na nadala sa beneficiary. Gani, hangtod karon wala na hatagi pag-aksyon. Sa Office of the President, na himong biktima ang katawan ng mga kabos din ni sa probinsya sa Davao del Norte. Onya, kaning nahitabo karon ilang yatagan o ingon ani nga aksyon na ato pa noong ang ilang isuspende na mao ni parok alang sa ustisya sa mga gidaog-daog na katawan sa Davao del Norte. Maunang sakit kayo palandungon na kita ni parok alang sa katarungan, ni parok alang sa katawan na giabuso, kita pa ang ilahang gusto. Oh,
Sorry. Nawawala ang sounds. Oh, mantakin ho ninyo. Power tripping ho ang ginagawang ito. Samantalang ito ho, mga kababayan, may ebidensya na. May nag-witness na. Diyan kay McCoy Jr., tahimik na tahimik pa rin po sila. Mga hindi robot kayo. Ha? Meron na pong nagsalita, may naglabas ng dokumento, may tumitistigo, tahimik po sila. Pero pagkakapano nila, agad nag-iimbestiga, agad nagsususpinde. Pag hindi ka aliado. Pero dito, makikita nyo mga kababayan, yung mismong nasa Malacanang na inaakusahan di umanong nagdodroga, gumagamit ng pulboron, ano ho? Na may nagpapatunay na dokumento at may tumitistigong tao na taga-Pideya, tahimik. Oh, ano masasabi nyo dyan? Oh, yung mga loyalista, mag-isip kayo ngayon. Oh. Sige, pagtanggol pa nyo, pag pinagtanggol nyo to, baka gumagamit din kayo ng pulboron. So, panahon doon sa pwesto, kita pang ilang isuspindid. Busa, sultihan mo na to, muhangi ko sa inyo, dili ko muna ako sa akong pwesto. Ako ang ipaglaban, miparugta sa tinog niya katarungan, dili na to sila tugutan, na ang dautan, magpadaugod, batok sa katarungan, batok sa maayo. Kanina itong labang, i-continue tani, hangtod sa dili pa mo baba sila o elect nila ang ilang maong order. May masama o ba na pinaparatangan ng presidente ko ninyo? May nagpapatunay. Loyalista nga kayo. Huwag kayo maging loyal sa tao. Maging loyal kayo sa taong bayan. Tandaan nyo itong sinasabi ko kayo mga loyalista. Huwag kayong magpakatanga, magpakaidolo sa iisang tao. Sa taong bayan kayo umidolo. Hindi po sa iisang tao lamang. Tandaan nyo sinasabi ko. Oh, wag ho kayong bulag. Oh, ito power tripping ang nangyayari ho dito. Papabilin ta magrani para madungog sa atong presidente, President Bongbong Marcos Jr. of the Executive Secretary Benjamin of the South Anton Ladamino na mali ang ilang desisyon. Maruga na ko ni direkta mo ang traslaban sa maling na desisyon. Gani kaning ilang gibaba na desisyon. Wala yung ko ihatagag higayon na ang DILG mag-investigate regarding aning maong suspension order. Busa pasabot lang naghihimo nilang tanan na gitago sa tuwa para may santa. Pero ang Ginoo dili mapalabot. Kaya ang Ginoo nagauban ka na to, dili siya musugot ng iyang katawang binuangan. Busa, sugot karon, hangtod niya dili mo mugawas ang pag-lek sa maong suspension order. Dili ta mo unda pagrani laban kanila. Okay. Laban. Fight for the win. Pagdating sa salamat, God bless us all. Nakita ninyo, hindi na ho nila kayang ipagtanggol si McCoy Jr. ng mga loyalista. Tapos, ang galing-galing pa nilang tumira kay Tatay Digong. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Mantakin ninyo yung inyong pinagtatanggol. Pinaparatangan ng adik. Nagpupulboron.
Hindi nyo kayang ipagtanggol. Oh. Oh. Hindi po to, ano, ito na po yung tagapagsalita po yata ni Governor, ano? Yan ang masa po yan, Robin Binubati. Vice Mayor po yung kanina. Mga turuan ng Pangilang Bimo? Yes! Diba? Sila na lang binuang, wapag na suspension order. Kita na rin tinarong, ipaspasa ng suspension order. Now, my son ko. Grabe na hong pagigipit to, mga kabayan, ang ginagawa hong ganito. Hindi na hong makatao at makatarungan. Ipapakita ko sa mga loyalista ngayon, huwag kayong maging loyalista sa poon. Gusto nyo ba ang inyong poon tinatawag na nagpupulburon? Gusto nyo ba yan? E di pinapatunayan na lang ang PIDEA agent, pinapatunayan dokumento at may testigo na. Ngayon, ano, nagpapakataka na kayo sa isang tao? Manhin ba talaga kayo? Gumising na kayo, hoy! Marami na ho ang nagising! Hindi masama ang maging loyalista kung tama ang ginagawa. Pero yung maging loyalista kang bulag, kahit mali na, hindi mo nakikita, abay mali na po yan, mga kababayan. Ito ho, nangyayari ho dyan sa Davao del Norte, isang katibayan lang ho ng panggigipit dahil alam ho nila na estimated ho ang darating dyan mga 100,000, mas marami po doon sa Davao. Yan na ito ho. Kaya natakot sila. Tuloy po natin. Mga kaigsunan, ako ang paminaon, ang tingog sa ato ang congressman sa first district ng Davao del Norte. Former speaker of the House. Sabi niya, patunayan ko daw ang sinasabi nun. Tayo ang buto ka na itong tanan. Teka, may pumasok. Patunayan ko raw. O di, tanggap. Sabihin nyo, hindi na po namin kinakailangan patunayan. Nadyan na po yung PIDEA agent. Nagpadala nga ng sulat sa Kongreso, Senado, at sa PIDEA, at sa Office of the President. Iimbestigahan nyo. Ba't ayaw lang imbestigahan? Bakit? Bakit to ayaw imbestigahan? Na nagpapatunay yung dokumentong inilalabas ko sa social media, hindi o fake news. Kung hindi o totoo, ang PIDEA agent na nga ho ang nagkukusa, whistleblower, papatotohanin niya ho, yun pong dokumento, legit. Ngayon, eto, babalik ko sa inyo mga loyalista ha. Pinagpapatunay na. Pakinusin nyo ngayon, si McCoy Jr., magpa-drug test siya. Huwag niyong gipitin ito mga taong ito. Tuloy! Dako ang akong pagpasalamat na kitang tanan at tapo karon diri. Aron ipakita ang atuang suporta sa atong gobernador, si Kuya Edwin Umahe. Pastinan, wala niyo po kasabot sa mga panghitabong aron. Talawan is, na ay gobernador na nagservisyo o tarong sa katawan. Kunya ilang isus. Sir, second, teka lang sir ha. Ang sabi ho nang pumasok dito, bakit si Duterte, hindi mo pa drug test? Kayo kailan ba nakapasok sa akin dito? Hinamon na nga ni Tatay Digong, magpa-drug test sila ng dalawa ng puon ninyo. Sinagot ba niya? Sabi niya, sabay tayo dalawa doon sa grandstand, Luneta. Magpa-drug test tayo pareho. Huwag mo sabihin, hindi magpa-drug test si Tatay Digong. Sinabi niya, hinamon niya. Dabaw maisog ang unang rally. Huwag kayong bangag. Huwag kayong lutang. Tuloy. Ang problema yung ani, nakita sa ulo dari sa Pilipinas na ang gobernador nahimong balakid sa ilang tinguha na mangawat o manulis sa katawan.
kung nakita nila na ang vice gobernador sa Davao del Norte kining si Oyo de Tawakoy. Nakita nila na kinitawhana ay sigado kayo na musugot sa ilang suko kung magpagamit aron kawatan o tulison ang katawan sa Davao del Norte. Mauna, gusto nila isuspend ang atong gobernador o ipuli ang usap kakawatan para ibuong gobernador. Ayan, si Congressman Alvarez ito. Si Congressman Alvarez. Unya, tanawa ha, wala pa gani masuspend eh. Kaya wala manggit ba sa'yo kung maayo. Wala sa proseso ng demo. Unya, ila daw install dito sa City Hall. Siguro ang amahan nakawatan ko. Nagtuo siya na ang iyang binuhatan sa City Hall na ipangtantang ang mga department heads na wala sa proseso. Ang iyang pagtuo na ang gobernador department heads at Okay. Oh, kay yung vice governor. Siguro natin malang animala na. Wala, paisong-isong pa. Putang niya. Sina siya? Sinong bagay ni? Sports complex. Sports complex. Ang naupot na lang. Gusto ko Mortal Kombat firma Hita Kainer. Kung isa'y mamatay, wala'y obligasyon na nakapatay. Sige. O. Bata-bata na lang putang nila na. Sige. Sugwan ko. O. Mania pa. Gusto sila sinong bagay. Akong kamot, iyang kamot, hiptan. Sige. Huwag kaputan. Sige. Tanaw na ito, umiisong pag oh. Kung di mo sumunod sinong bagay, draw. Sige. Mamili sila. Kung saan may gamiton? 45, 38, 357, Arbalain. Sige, pili. Yata sa sports complex para may madamay. Dili ang paisoki. So, ayaw. Musunod ta sa balaod, dami balaod. Oh. Kung gusto mo ang gobernador, maghulat ang eleksyon. Na eleksyon. Dagan lang. Sige. Masaktan na to na ang katawan mapukong kung pinsa at mayan nilang sangunan sa yugo sa tunganan. Ayaw ipugos ang tao na wala dipili sa katawan. Busang may sumto ako mong hinaot. Pakitranslate ko, pakitranslate yung sasabi ni Congressman Alvarez. Hindi kita mong undang ipakita niling mga tawhana na atong kinahanglan barugan ang atong katundangan. So padayon ta sa atong protesta, hangtod dili nila ipasura kanang ilang illegal na order. Eto ah, nung panahon po mga kababayan, nung panahon po ni Tatay Digong, ang mga natatanggal sa pwesto na gugurgor
yung mga narco politician ngayon, naku po, iba na ho, wala nang war on drugs. Ano ho, yung mga politiko, ano ho, pag pinower tripping ka, ito po mga nangyayari, mga kababayan. Ha? Yan ho ang nangyayari sa bansa ho natin. Tuloy! Subahin! Fight! Lang pa kada dotong congressman tambay yung dagat Alvarez. Very soon ko ako kung paminawon kanisya saksi dumi sa kabaguhan sa iyang lungsod tumulong gumikan sa tabang sa itong pinalagang buya dobog sa itong congressman. Ako ang paminawon ng tingog o mensahe sa ito ang inahan sa lungsod ng Kapalong. Ako ang palapakan Mayor Tess Tribol. May buntag sa itong tanan. Kauban ako karong nga buntag at mga kaigsunan ng membro sa tribo, pagayakan na! Sila ang saksing bumi. Nado na may gobernador na buupan, natay gobernador na ilahang magbayan, natay gobernador na naminaw, sila ang problema. Huwag mo na sila karoon, abot, huwag pagduha-duha, kay gusto ni Pagkita, Pagbog, na Kuya Edwin, ang ilang dakong pagpasalamat sa tanan na sakripisyo na gihatag sa ako ang lungsod, kabila sa Palangay Kupitan, na siya ang unang-una na declare na insurgency free tungod sa mga programa o proyekto ni Bob o buwan sa ato ang buwan ng... Nako, ito pala si Gobernador lumaban sa insurgency sa mga dyan sa mga CPP, NP, NDF, malinis na pala lugar eh. Oh, ito ho ha, baliktad na nangyayari ngayon. Ano ba gusto ng administrasyon ito? Ito, galitin ng tao, magwala ang mga tao, tapos magdeklara siya ng martial law? Hindi ko na maintindihan itong Presidente Hong ito. Ha? Oh, hindi ko na maintindihan ha. Mamaya may papakita pa ho ko sa inyo. Ha? Yung mga pinagagawa ho nila doon sa rally ho from McCoy. So money ang payback time na mo na paghatag o manandag na support o na among pag-ampo na kanina na suspension order na sa pinakamadali nga panahon malift ni para makapadayon atong gobernador sa pagservisyo sa itong katawan sa Davao del Norte. So kinahanglan ang 101 support sa katawan sa nagkalain-lain ng mga munisipyo. Tuloy ang laban! Tuloy ang laban! Okay, so thank you so much, Mayor Tess Tibok. Mga kaigsunan, atong paminawon ko ang tingog sa amahan sa munisipyo sa Kalaingon. Ako ang pangiyakan, Mayor Ronette Ribayo. Maayong oto, atong daran. Ako isip mayor sa lungsod sa Kalaingon. Ako 100% ako pagsuporta kay Kuya Go. Tungod kay ang Kalaingon, dako na yun kayo kalainan na pagkuhan tungod sa pag-suporta o paghatag ni Kuya Go sa mga proyekto na nito panahon na wala pa matagamdami sa katawahan at pangkaroon na si Kuya Go na ang gobernador sa Davao del Norte dako na yun kayo ang sa ipagbaguhan, no? Tungkol kay grabe ang suporta ni Kuya Go. Kami nakatila na kami sa insurgency free, drug free, no? Mawagala ang mga programa ni Kuya Go o mga livelihood nahatak ni Kuya Go mga farm to market food na diin gamo na mga kaigsunan na kung lumat. Nakapatun na yun ang kaharuhay sa ilang pagbiyahe may ngunin sa ubos, no? So, mama, ang dako kayo ng mga kaugunon kay Kuya Go nga taga-talaingon mo na kami namin kaugunin aron sa pagsuporta kang Kuya Go sa iyahakaroon na sitwasyon, no?
Ona ang akong pagsuporta sa kami taga-Talaygon 100% ang akong pagsuporta. Ang akong ikaingon sa ilaha unta nga ato sang humanon no dinato apuraon ang dili para sa atoa no. Kulato na to ang eleksyon no. Kaya katauhan yun sa Davao del Norte ang opisisyon o kinsa ang ibutan nila na leader no. So wala karo maghiusata taga Talaingon tarang taga Tagum maghiusata ang atong pagsuporta kan Kuya Go kay maura yun ang akong nakita na nagtahal sa katauhan sa Davao del Norte. Thank you so much, Mayor Odette Dibayaw. Mga exo, check. Mga exo ano kung nakitaan ninyo unsa si Kuya Gogi Gusto-Gusto, parehas po ni sila kahintang. Ato ang pinalang mayor. Panabo! Okay, so, bago ka sabi, Mayor, na sa Panabo, atong paminaon, ang pinakagwapang mayor sa barang sa Lungsod sa New Guilla. Ato ang parang Mayor Odette Federico. Kamayong buntag sa ito ang tanan. Dahil ko din mo ito nyo tag-suporta nung may mga unong junta. Oo, ganit pagtindog na kung di agamin na susamot na lang. Na medyo gayo mong siyanti ko maayo, no? May parang ipakita na ito suporta na Kuya Go. Pero isa lang akong pamutana. Nga nung dili man sila magpaabot ng eleksyon? No? Anak, Kuya Go, pag inaitinari ng Kuya Go nga namin sila ina-adlog sa inyo ha. Kaya kung eleksyon na nato, karong aglawa, klaro, pilibin na sila. Maunang ipaakin na lang din nilang imbustisya. No? Pero naata katauhan sa Davao del Norte, Mubarok, misuporta para kay Kuya Go. Gani kung ako diskutan ng mga programa, proyekto, manahatag ni Kuya Go sa Lungkot niya, did you know man? Kung karo ako ni Sir Edgar, nato dito maghapon, ani. O, pero para sa daling historia na lang, no? Go, nagali ang forces, no? Sa ako mga kapitan, ay sa pinit. No? Kasi lang siya, kanina, go, na ako mga auxiliary, go, narito sa kawas, ng bantay. No, para sa dalinaw, niya, go, gani akong gusto, ituyo din ako ni Nanay Hart. Nami siya ni Dako, ni Marites. Nami siya ni Dako, ang simulo. Excited na kayo mo. Ito, nani siya na itong simbolo. Kuya ko, ang simbolo niya kung gisuot, Kuya ko. Nakabilaw sa ano. Ito, kani Kuya ko, ang simbolo niya ng among gugma kay Kuya. Walay na katukong pinsa at pinsa. Mga Kuya ko, laban o dasig. No, para sa mga katauhan na may suporta o may salib sa iyo, ha? Salamat kay Kuya! Salamat! Thank you so much, Mayor Odette Federico. Meron gipangkilig man ko tanan. Kasi alam ko lang gipangkilig mo. Mga mayor po nagsasalita na, mga mayor na po. Ato ang paminawan ng tingog sa amahan sa sulat sa Palabo para pagkakalagong Mayor Joe Lopez. Biktima sa daot ng panggobyerno. No? Lalo kayo ang mga daot panggobyerno, wala yung process of law. No? Wala siya paansira, wala siya naglibot ko. No? Tungod, kaya naa sila sa taas na rotong sa pagagabanan. Dapat wala na lang tawa. No? Wala na lang tawa. Thank you, mga last bomb. Sa probinsya, sa Davao del Norte. Karo nakita man lang ang pihalang ng gobernador na dili yun matumba nila bahin sa politika. Okay. Teka lang ko, ha? Teka lang ko.
Mga kabayan, teka lang ko ha. Gusto ko muna hong ilabas, mga kabayan, yung dokumento. Ilabas na ko natin yung dokumento. Ano ho? Ano ba yung dokumento? You know, yung mga speech ho ng mga mayor po dyan. Ano ho? Ngayon, babalikan ho natin yan. Ito po yung dokumento na inilabas po, mga kababayan, ano, nung suspension order. Tingnan ho natin kung sino po yung mga nakapirma. Okay? Eh, tingnan ho natin kung sino yung mga nakapirma, sino yung pumirma. Dito po sa dokumento. Okay? Okay, ito ho ha. Pakita ko muna ho ito. Basahin muna ho natin ito. Ilabas natin dyan sa StreamYard. Oh, ito, ilabas natin. Ito na. Oh, ayan po yung dokumento na nakasaad po sa dokumento. Ayun, sa taas. Ayan, ito ho ha. Basahin ko lang yung taas ha. The Office of the President ordered the preventive suspension of Davao del Norte Governor Edwin Jubahi for 60 days connection. Okay? At to the case of grave abuse of authority and oppression filed by Davao del Norte Board Member Orly Amit in November 22. Kaya tinatanong ko, saan ho na-oppress ho daw si ano dito? Kaya ito yun, saan siya na-oppress at ano yung abuse of authority? The order was reportedly posted in the provincial government bulletin board and not been served at the government office. Jubahi and Amit have story of heated exchange and belong to rival political groups. O yun! O ngayon, ayan ho yung dokumento ha. O eto na ho. Ayan na po yung dokumento. Ilalabas ho natin dito. Palakihin pa natin para mas maganda. Ayan. Ayan po yung dokumento. Basahin natin. Saan galing itong dokumentong ito? Office of the President of the Philippines, Malacanang. O, kay Bunggit. Ha? Board Member Orly A. Amit, District 2, Davao del Norte, complainant. O, yung docket number ho niya, case number 22-L2100. Ito, versus Governor Edwin Jubahi, Provincial of Davao del Norte, iting gobernador. Order. Before this office are the 24th November 22 affidavit complaint filed by Board Member Orly A. Amit against Governor Edwin I. Jubahi, Governor Jubahi for grave abuse of authority and oppression, and the 9 October 2020, verified answer of the letter. After the preliminary evaluation and consideration of the parties' allegation and evidence, this office finds strong evidence of guilt against Governor Jubahi. Likewise, given the gravity of the offense charge, there is a great probability that this continuance in the other, ano ho? Teka, medyo malabo ho. Could influence the witnesses or pose a threat to the safety and integrity or of the records and other audience. Ngayon, eto ho yun ha. Eto yung wherefore premises considered at pursuant to section 63, open and close parenthesis A of Republic Act number 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, the Section 1 Rule of Administrative Order number 23-E-1992 of the Office of Amended Governor Edwin I. Jubahi hereby place under preventive suspension for 60 days effective immediately upon receipt the order. O yun. Sinong pumirma? So ordered Manila, Philippines, April 8 by authority of the President Lucas Bersamin, Executive Secretary. Oh, ayan ho Yan ho yung ano, yan ho yung dokumento na pinadala ho galing sa Malacanang na kung saan sinuspindi po ito nga pong gobernador dahil po sa dalawa pong
kadahilanan, abuse of authority at suppression daw. O oppression daw. Oppression. Oppression. O, ayan. Oppression, ha? Yan ho yung dokumento. O, nakuha po ninyo. O, ngayon, ano pinagmulan ho nito? O, dahil lang doon sa sasakyan, o, abuse of authority na. Samantalang yung presidente ho ngayon ng mga loyalista, pasensya na ha, inaakusahan na gumagamit ni umano ng pulboron, may nagpapatunay na siya yung nasa pre-op, ha? Tahimik po lahat ng gobyerno. Oh. Kayo na ho ang mag-isip, mga kababayan. Oh, anong ibig sabihin nito? Ha? Oh, di klaro na ho, klaro. Oh. Oh, tuloy na ho natin yung video, pinakita ko lang ho sa inyo yung dokumento. Tuloy na ho natin yung video kung saan nagsasalita po itong mga vice mayor, mayor na sumusuporta po kay governor. Okay? Okay, maniwanag ho sa inyo ha. May dokumento tayong pinakita. Pasok naman ho tayo ngayon dito ho sa hop. O yan, balik na ho natin. O, balik na ho natin ito. Tuloy natin itong ito ho, pagsuporta ho nila kay governor. Pero kailangan matauhan na ang ilang inahuna, ang ilang personal na interes. Nakita niyo sa katong ipanote ni Gobernador, katong sa ato ang AX nila, dakong tinunto. No? Dakong tinunto. Pero ang uban akong katauhan sa probinsya sa Panako, wala gibisang nagapagkang sa ito, ang itolerate na ito sila sa pag-usik-usik sa kwarta sa katauhan sa Pilipinas. Gani ang umalalipay, nalibog ko ang Pilipinas padulong maunlod tungod po sa kabuuan sa mga politiko na nagko sa Pilipinas. Unay hunaon ninyo na magsapir ang ato ang mga kabatangunan, no? Ang ato ang mga kanagadawat o baiks, mga asistan sa atong gobyerno sa nasyonal, pastang ibaya mga kwarta ni sa isang panan lang ako sa kalibo sa display mo dapat na asa gamita inyong utok. Gamita inyong utok. Kaya ng kwanta ipag-release na ato na hindi na ilan. Part mo niya, taxpayer na tanan. Yes. Pero wala ninyo una-una ah. Nagiling lang mo ng atawana, no? Na ikong Christmas sa Distrito 2 na ay Vice Governor rin sa Cotabo de Norte. Sus, kinuha ko. Huwag yung tamasayon. Dapat ato na lang pagkangon sila. Undangan na ninyo trabaho sa pagkusik-kusik sa kwarta sa taong sa Pilipinas. Gani ang Pilipinas, nagpalayo nung nakukutan, no? Nagsigig ron. Nabulog pa gobyerno. Nakita ninyo na itong presidente, no? Sulsulan na tumatapaluslos na nasigilid. Sulsulan na, no? Romaldis, AX, how many billions, kung itama na sa agriculture na ito, sulbat na ng ekonomiya na ito. Ang bugas nila sa minus ang 20, so pag-reduce. Ang bugas 20, meron ito sa isinta, sa isinta isinta. Asa muskisyana? Kaya ako ng mga bugs nila, ang itong mga buhutan na itong no, official, gobernador na ito, ilang suspendiron? No? O na mga katawan sa probinsya na gobyerno, kaya ngayon na ako na, ato suportaran na ito pinalag na gobyerno. Boto sa ngayon mo na ito. Actually, ang panako na ako ay ipadala na delegado na pag-pag-pag-silip ko din ako, no? Kaya hindi ko gusto pabayaan ako, kaya hindi ko mamayor wala din ko siguro kung Chris na kalipares. Wala din matawana, hindi ko mamayor sa panako, kaya pinakalisod ang panako na umul o mayor. Because, huwag ka lang tadi ko, no? At tadi ko, dinibundan, no? Dinibundan o ngunit na gusto sila mo yung hari na tanawag sa probinsya ng Duterte. Putang ina ho, minir sila sa palako. Huwag ay kasmito ni sa gamay. Asa ko ata. Ha? Ha, minir sila, kulipuli sila niya. Florino Pamilis, Lagdanyo Pamilis, nagkulipuli. Huwag ay kasmito niya. Asa? Where is the budget of every year? Ha?
karon nga nasimito na ni gobernador na at pila ka permito hurot na tanang trago, gusto na ko sila mupuli. Suspendido lang pinakalit ang atong gobernador. Isunod naman ako. Sigurado na, masunod ko. Kay igil na po kayo kapalusos ko gabis niyo. O na, ang katawahan, mukhang yung pagkanyos na po ni Norte, panan, subutan na nato sigo kay buhutan nila tao. Okay, ito, may lalabas pa po tayo yung video. Ito na ho, yung mensahe mismo ni Gobernador. Ano ho, ilabas na ho natin dito. Bagamat ho, nailabas ko na ho kanina ito, nais kong ilabas ulit ito. Ito po ang mensahe po ni Gobernador, ano, Edwin Jubahim. Ilabas po natin dito yung kanya pong mismo mensahe para malaman po natin kung ano nga po ba talaga ang nangyari. Yung actual na mensahe na po ni Gob ang ilalabas po natin. Teka lang, ilagay ko lang ho dito. Okay, teka lang ha, kay Ma'am Jocelyn. Okay, ito, labas na natin. Ito, hakapit po kayo. Panoorin po natin itong mensahe po ni Gobernador. Ano po? Oy, umiikot-ikot pa. Kung ano ho ang mensahe niya sa taong bayan, ano ba talaga ang nangyari diyan sa Davao del Norte, sa kanya pong nasasakupan? Ano po? Teka lang po ha. Okay. O, ito na. Kapit bayan. Pakinggan po natin ang mensahe po ng butihing gobernador po ng Davao del Norte naman ho ito. Ito na ho yung mensahe niya. Tapos lipat na ho tayo ng topic, ano? Pag-usapan ho natin yung mga katawa-tawa hong pinagagawa ho ng mga pinalangga nagrelista ng katawahan sa Davao del Norte. Base sa impormasyon nga niabot sa atong opisina, adunay iserve nga dili makatarunganon nga preventive suspension order kanako unya Huwebes April 11, 2024. Dako ang akong kalibog kung unsa ang basihan o ground sa maong preventive suspension kay wala man gani ta napatawag sa korte o wala pud ta napatawag sa Office of the President. O walay nahitabo nga imbestigasyon sa national o local office sa DILG. Ibig sabihin mga kababayan, ito ina-analyze ko, ibig sabihin no, mga kababayan, ito sinasabi po ni Governor, nagreklamo ka sa Office of the President, automatic pinakinggan agad without the explanation of the Governor. Ganito ho yung gobyerno ngayon natin, gano'n. Sabi ni Governor, may reklamo daw sa kanya yung tao, board member. Pagkatapos, ano nangyari? Dinira sa Office of the President. Hindi man lang pinatawag, hindi pinasupinahan. Instant pagkabasa, automatic, pinaburan agad. Matindi ho, ano? Sa pag-a-analyze ko, mga kabayan, ano uulitin ko? Hindi nga ho makatarungan ito. Kahit naman ho sa korte, bibigyan ka pagkakataon makasagot eh. Yung board member ho ang nagreklamo. Yung Orly A. Amit ng Distrito Davao del Norte. At nakaabot po ito sa Office of the President, hindi man lang binigyan ng pagkakataon na, Gobernador, totoo ba tong sumbong sa iyo nitong board member mo? Para silang nagsumbong, mga kababayan, doon sa amo nila, sige, ako nang bahala dyan, suspindihin na natin yan. Walang due process nga.
Wala nga due process pag ganun. Kasi kahit naman usap sa prosecutor's office, sa korte na lang po tayo, eh lahat po na nagsusumbong doon, hindi lahat pinaniniwalaan. Binibigyan po ng pagkakataon, makasagot po yung respondent. O maging sa korte man din, eh sabihin natin nagkaroon ng probable cause, hindi pa rin guilty. Bibigyan ka pa rin ng pagkakataon ng korte, ng judiciary. Nasagutin mo yung pinaparatang sa'yo, i-contest mo. Dito, ayon po kay Gobernador Edwin Jubahim, nagsumbong sila sa amo nila, sa puon nila kay Makoy Jr. Pagkasumbong ho nila mga kabayan, ang bagsak ho agad, eto na, suspension, 60 days. Eto ba yung presidente ho mga kababayan? Eto yung presidente ho ng mga loyalista? Sige nga ho, eto nga po ba yung tinutukoy ninyo? Na pinagtatanggol ninyong administrasyon? Sige, pasok kayo. Sagutin nyo to. Itong argumentong ito. Walang due process of law, ocho derecho, pag gusto nila tanggalin, suspendin, nasususpende. Ano ang masasabi nyo ngayon, mga loyalista ngayon dito? Pumasok kayo. Ito, komentohin nyo. Ito yung, ito ho yung sabayan ninyong komento. Na sinasabi ni Gobernador, hindi ako nagkaroon ng due process of law. Hindi ako nagbigyan ng pagkakataon makasagot. Kumbaga ho, para na rin ito nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy. Parehas na parehas ho. Yung ginawa kay ni Ontiveros na ocho derecho, hindi pa nag-uumpisa ang investigasyon, meron na agad silang verdict by resolution na. Yan ba pinagyayabang ninyong presidente? Yan ba pinagyayabang ninyong a gobyerno? Walang due process of law? Di ba? Tuloy ho tayo. Unya, kalit lang sila. Nagpakanaog of preventive suspension order gikan sa office of the president. Busa, klaro gid kayo ang injustice kay kini wala ni agi sa sakto nga proseso sa balaod o due process of law. Ay wala po talaga, Gobernador. Hindi kayo binigyan ng pagkakataon kung makasagot man lang kayo diyan, sa paratang unang basta nagsumbong doon sa office of the president, agad inaproban ni Makoy, pinirmahan agad ni Bersamin. Di ba? Ano to? Martial na ba to? Di ba? Nasa na yung mga matatalino dyan? Loyalista, mag-isip kayo sa ginagawa ng inyong presidente. Ito, sagutin nyo, dito kayo sumabay. Being violative of Rule 6, Section 3 of Administrative Order Number 23, Series of 1992, o sa akong constitutional right to due process. Sa akong pagka-gobernador, wala ko'y laing gihimo kundili ang paghatag og serbisyo sa katawan sa Davao del Norte. Og kamong tanan saksi ni ana alang sa katuyuan sa kalambuan sa atong probinsya og kalambuan sa kinabuhi sa matag usa. Isip inyong Kuya Gob, ako nag-aawag kaninyo nga kita mo barog sa kung unsa ang tama. Atong batukan ang posibleng may tabong harassment, injustice or power tripping nga paghimoon ni ining mga tawhana nga gahaman sa pwesto unyang buntag. Kung ako gani nga inyong gobernador, ilang gidaog-daog, unsa na lang kaha ang mga yanong katawhan. Dili na tutugutan. Ito. Ngayon kayo pumasok, kayo mga loyalista. Ito yung presidente ninyong hindi marunong magkaroon ng ano? Papasokin nyo, magkomento kayo. Kayo mga loyalista ngayon, ito ba yung presidente ng walang due process of law? Ito ba yung kapag ginusto ko, power tripping na, automatic na, suspended agad,
kahit wala pa hong due process of law. Oh, ngayon yung pagtanggol ang inyong presidente. Ang administrasyong ito, pagtanggol ho ninyo. Oh, paano petyo siya si gobernador nagsasalita? Ungas ka rin. Oh, hindi nila ho nila masabayan mga kababayan. Ito pong argumento kung ano-ano ho ako pinagsasabi ho ng mga ungas. Oh, kita ninyo? Oh, kita ninyo yung mga pumapasok dito, hindi na ho nila masabayan ito. Wala na ho silang hindi na kaya ito. Ipagtanggol nyo naman yung presidente ninyo. Ipagtanggol nyo naman ang administrasyong ito. Kawawa naman ito si Bungkit. Ah, hindi nyo kaya ipagtanggol. Ah, tapos, loyalista kayo, hindi nyo kaya ipagtanggol yung Bungkit ninyo. Ipagtanggol nyo, parang awa nyo na. Ako na nakikiuso nyo. Ipagtanggol nyo rito. Oh, tuloy tayo. Nga ang maghari ni Ining Davao del Norte, mga tao nga walay laing tumong, kundili ang gahom o proteksyon sa ilang sariling interes o paghimo o pangabuso o pagdaog-daog sa katawan. Ako, nagaangyo sa inyong kinasingkasing nga suporta o sa inyong presensya, anhimo unya sa Kapitolyo, alas 5 sa buntag, kita mo barog para atong batukan ang mga daotan nilang mga plano. Padayon ta sa pag-ampo sa atong labawng makagagahong mga Diyos na atong makabot ang hustisya o kalinaw sa atong probinsya. Dili nato tugutan na magmadaugon ang daotan batok sa matarong. Daghan kaayong salamat og sa kanunay kita magpabiling One Dabnor, One People, We Are One, God Bless Us All. Yun. Yan ho yung... yan ho, narinig ho ninyo ang mensahe po ni Governor. Ano ho? Pero pinakabuod ho dito, wala akong due process of law na nangyari. Isinumite, nagsumbo kay Bungkit sa Malacanang. Tapos agad naglabas ng resolusyon si Bungkit na wala hong investigasyon. Kahit ako hindi ko tatanggapin yan. O eto dito kayo, yung mga vlogger nyo, yung mga vlogger ng loyalista, tsaka kayong mga loyalista, pag hindi pa kayo nagising, yan ba ang gobyerno ninyo? O, di ba? O, eto lang kasi alam nyo ang gawin eh. Papakita ako sa inyo. Alam nyo, alam mo nilang gawin. Eto na, baliktad na ngayon. Dati ho mga kababayan, yung mga nagrarally po sa Mindiola, yung mga aktivista sumisigaw na tuta ka ng kano, nasaan na ho kayo yung mga sinasabing aktivista? Ha? Nasaan na ho yung mga aktivista na makabayan ko no, na nagsusunog pa dyan sa daan? O eto, iba na po ngayon mga kababayan, baliktad na. Hindi na po aktivista. Ha? O, hindi na po aktivista ngayon. O, ha? Hindi na ho aktivista ngayon ang makikita nyo sa daan. Iba klase na ho ngayon. Dati, mga CPP, NPA, NDF, yung kanilang mga galamay, ang nakikita ho natin, yung mga, may tawag dun eh, yung mga legal struggle. Oh, ngayon, ito ko makikita ninyo. Surprise! Ito ha. Teka lang, ilalagay ko. Ito na ho, ito na. Relax na kayo.
Oh, surprise! Magugulat kayo kung sino makikita yung mga pagmumukha dito. Charan! Oh, ha? Babasahin ko, ha? Teka lang, tumiikot pa. Oh, eto na, eto na. Basa, ipakita una muna natin. Oh, eto na, eto na, eto na. Oh, ayan na sa monitor nyo. Ha? Ang sabi dito, bakit biglang may rally? Ang tagal na walang ganyan, ha? China pa talaga bully. Ah, eto na. Eto na ho. Eto na, ha? Tingnan ho natin. Oh. Sabi ho dito sa report, mga kababayan, pagkilos ng Maynila ng ilang grupo na sumusuporta sa hakbang ni Pangulong Ferdinand Marcos Ibanggit sa insin ng West Philippine Sea, panawagan nilang itigil na ng China ang pambubuli ng mga sundalo mangingisda sa West Philippine Sea. Oh, eto na ho, ha? Palakihin ho natin. Oh. Tingnan ho ninyo, ha? Titigan nyo, palakihan nyo ho, mabuti ito, mga kababayan. Makikita nyo ho, ayan, ho? Ha? Yung mga, ano ba tagar ng rally-rally ganito? Oh, ayan, ho? Oh, ayan, ho? Duterte pa nga, may nakaloob doon, ho? Oh, nakaganyan doon, ho? Oh, tapos, may sungay na ganyan. Baliktad na ngayon yung mga yung diversional tactics. Nagpapatawa ho ang administrasyong ito. Kasi yung gumagawa sila ng sarili nilang rally. Bakit? Para makakuha ho silang pansin, mawala ho sa taong bayan, yun ho magpa-drug test ho itong si Macoy Jr. Para ilihis po ang totoong kwento na kung saan maimbestigahan itong di umanong gumagamit ng pulburon ito hong si Macoy Jr. Ah, yan ho mga kababayan, ladies and gentlemen. Yan po ang nakikita nyo ngayon. Ah, pero may katanungan ako diyan bago ko po ilipat yung ano. Oh, okay, mamaya ko na iyan niya, mamaya ko na sabihin yung katanungan ko. Oh, ayan oh. Oh, we stand protect PBBM. Oh. Suportahan daw si PBBM, ah? Alyansang Bantay Kapayapaan at Demokrasya. Hoy! Mahiya naman kayong mga tumatayo dyan. Ilagay nyo sana sa bandila nyo. Kung talaga sinusuportahan nyo, hikayatin nyo magpa-drug test si Macoy Jr. Ang sabi ho, tinataya ho daw, nag-attend sa rally nila. Ito ha, umabot daw ulit 1,000. Kaya lang, kaya itong tanong ko. Ito, may tanong ako dito eh. O sige nga ho, pahula ko sa inyo, diyan sa nakikita ninyo. Every time na may rally, parang may kulang. May kulang ho, may kulang. May nawawala. O ba't ako sabi niya, ako daw yung magpa-drug test. Bakit? Ako ba presidente? Na inaakusahan? Ha? Bakit takot ba yung BB Mau ninyo? Takot ba si Macoy Jr. magpa-drug test? Ha? Ba't ako mapadrug test mo? Willing naman ako mapadrug test eh. Okay lang, wala problema sa akin eh. Pero ang tanong ko, bakit takot na takot ang mga loyalist na magpadrug test si Macoy Jr.? Oh. Pero bago tayo mawala din sa usapang ito, eto na. May kulang dyan. May kulang dyan. Hulaan nyo, sino ang kulang dyan? Sige nga ho, kung mahulaan nyo. Pahula ko muna ho, sino ho ang kulang dyan? Hulaan nyo muna ho. At papahula ko muna. Ha? Eh, paula ko, sinong kulang ko sa dyan? May kulang ko dyan sa rally na yan. Oh. Alam nyo anong kulang dyan? Sige, hulaan nyo kung sino ang kulang dyan. Hindi. Vlogger. Vlogger ang kulang dyan, vlogger. Ayan, may clue na kayo. Vlogger ho. Yung vlogger ho. Yung vlogger ho. Ang tinutukoy ko, vlogger. Oh, may clue na kayo ha. Shoutout to sa mga bago pasok ha. Vlogger po yung nawawala dyan. Ay, hindi si Abe.
Sino? Pangalanan nyo? Si Barsaga, si Chris Ulo. Sige, tingnan natin kung sino makakatama. Si Ninyo Barsaga. Ayan, may nakatumbok na. May nakahula na, mga kababayan. Si Ninyo Barsaga. Kapag may rally, laging nandiyan ho si Barsaga. Anong ginagawa ni Barsaga? Nag-i-interview. Laging ang bukang bibig niya, ano pinaglalaban ninyo? Si Barsaga ho. Wala kayong pinaglalaban, kuya. Kuya, napansin ko, kanina nakasakay kayo ng jeep. Saan kayo galing? Payatas. Ilan kayo? Para kuya, nakita-pansin ko, nagkakagulo kayo kanina. Ano ba yun? Kasi hindi kami binigay yung bayad namin eh. Bakit daw wala si Barsaga dyan? Ba't hindi nag-i-interview si Barsaga sa mga rally? Interviewin mo rin niya kung magkano ang bigayan. Hindi ba? Noong sa Comelec, nag-interview rin si Barsaga. Yung ninyo, sabi, bayaran. Noong sa Liwasang Bonifacio, pumunta rin si Barsaga, nag-rally. Nadali siya doon. Umamin ho yung pinaamin niya, mga sinungaling. Di ba? Ngayon, may rally, nawawala ho yung Barsaga. Ba't hindi ka nag-interview dyan? Naganap ka ng biniyaran dyan. Ayan ha. yan ho ang totoo. Ito mga kababayan, hindi po sila anti-Makoy Jr. Ngayon lang ako nakakita yung mga pro, mga loyalista lumabas sa daan, nagpuprotesta, nagrarally laban sa China. Pero tama ho yung analyze natin. Ang sinisisi po nila mga kababayan, ayan ha, ipakita ho natin, oh. Uy, si ate, oh. Uy, si ate, malinis, oh. Grabe, oh. Tinakpan pa ni ate yung mukha niyo, oh. Ate, ba't nahihiya ka magpakita sa camera? Baka malaman, may bigayan. Ayan, oh. We Filipinos do not yield, we stand. PBBM, kinahiya mo Pilipino ka, ba't tinatakpan mo mukha mo? Si ate naman, ang Pilipino, do not yield, we stand with PBBM. Young people, galing? Galing? Ayan na. Tignan nyo ha. Mga ungas po itong mga to eh. Alam nyo ba kung sino po ang talaga hong may sala sa West Philippine Sea? Bakit hindi nyo hubalikan itong si Pinoy at saka si Trilaling? Tapos isisisi nyo kay Duterte? Paano isisisi sa tao? Hindi na yung presidente. At hindi nyo masisisi itong si Makoy Jr. Na kung saan mahinang nila lang. Ayan no? Kita ninyo? Sa madaling salita ho, ang propaganda nito, paninitawin nila, ang sisisi nila, pagka nagkagulo sa West Philippine Sea, sisisihin nila ho, Duterte. Mantakin ho nyo sa presidente ngayon, hindi niya maayos-ayos ang Pilipinas, pati yung West Philippine Sea. Gusto niyang ilagay pa sa gera ang taong bayan? Imbis na ho ayusin ang ekonomiya ho natin dito, naghahanap ho ng gulo. Bakit? Pang-diversional tactics po yan, mga kabayan, sa issue ho ng drug test. Mantakin ninyo yung presidente ho ninyo, pinaparatangan, no, di umano na nagpupulboron. Hindi nyo mapagtanggol. Hoy! Mahiya naman kayo. Nakita nyo yung ginagawa ninyo? Ayan, no. May APG po, ho. Dati ho, mga nagpumupunta dyan, yung mga legal struggle, yung mga aktivista,
sinisigaw yung presidente, tuta ng kado. Tuta ng kado. Ngayon, nagtataka ako, nawala ko yung mga sumisigaw na ang presidente, tuta ng kado. Ito ha. O, nasaan daw yung mga sumisigaw na ralista na tuta ng kado, tuta ng kado. Bakit nawala? O, bakit? O, eh, sinasabi ko sa inyo eh. Marami hong administrasyong na pagdaanan, puro sumisigaw kayo, tuta ng kado. Tuta ng kado. Tuta ng kado. Ngayon, ang presidente nyo, umahalik sa tumbong ng kado, nagpadala pa dito sa Pilipinas, ha? At binigyan pa, pinahiram pa ng lupa para magtayo ng EDCA sites. Anong tawag doon? Hinihibod ang tumbong ng puti. Pero hindi mo makikita ngayon yung mga kumukontra sa kano, ha? Napakasimple ho. Ah, bakit? Eh, alam niyo na ho, yung mga dilawan lang naman ang gumaganon. Kaya nga yung pinklawan dilawan, magkakutsaba na. Magkakasabi na. O, di ba? Tayo ngayon ang sumisigaw, natuta talaga siya ng kano. O, di ba? Tuta ng kano. Tuta ng kano. Huwag akong pagsasalitain ulit. Diyan sa entablado, talagang isisigaw ko na ako sa entablado. McCoy Jr., tuta ka ng kano. Yan ho ang sisigaw ko. Ginagamit lang ho na pangsilo yung salitang alyansa at pinapalakas ang relasyon. Pero ang totoo, tuta pa rin ho ng Banyaga. Ayaw nyo sa China, pero gusto nyo sa Amerika. Parehas na Banyaga yan. O anong ibig sabihin nun? Di tuta din ho siya. Di ho ba? O sinisisi niya si tatay Digong, hindi niya sinisisi kung sino ho ang kung sino nagpabaya dyan. Nagpabaya dyan si Pinoy tsaka si Trilileng. Nakukuha po ninyo. Kaya ho, tapos yung problema ho ni Trilileng at saka ho ni Pinoy, isisisi kay Tatay Digong. Anong ginawa? Nung panahon ni Tatay Digong, may banta ho ng gera sa atin? Wala! Sinusubo ni Tatay Digong ang Pilipino para mapahamak ang sambay ng Pilipino sa gera? Hindi! Si McCoy, siyang pumalit. Anong ginagawa niya? Nagtapang-tapangan lahat ng Pilipino, pinapatapang niya. Paano? Sinusubo kayo sa Comunoy, yung bang gusto ninyo. Yung mga loyalista rito, kayo unang-unang humawak ng baril, sumakay dyan sa mga sasakyang panggera, mauna kayong ibala sa kanyon. Sana huwag tamaan ng pamilya nyo, ha? Ng bomba na ibabagsak natin dito dahil sa lintik na magpapakalila ni McCoy Jr. dyan ho sa mga kano. Yan na ho mga kababayan, ha? Yan ang pinapakita ko sa inyo. Mantakin ho ninyo, puro kayo sisi sa sisi kay Tatay Duterte. Hindi nyo naman alam pala ang kwento. Nung kay Tatay Digong, wala naman hong threat na magkakaroon ho ng gera ang Pilipinas. Nung pumasok lang ho si Bonggit, doon lang ho uminit ang usapan kasi nagpapakuto po siya sa puti. Di ba? Kayong mga loyalista, kayong unang-unang sumabak sa gera. Sir Dan, mabagal kasi kumilos ang mga ka-Duterte, kaya ayan sila, mabilis kumilos kasi nungalingan. Hindi ho, ganito ho kasi nangyayari. Alam naman ho natin yan, hindi naman sila gagawa ng ganyan kung hindi ho na aligaga ang mga yan. Aligagang-aligaga ho ang mga yan, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin, aligagang-aligaga ho ang mga yan. Mantakin ninyo, pati ho yan, magpuprotesta ka sa daan. Ano yung puprotesta mo dyan? Doon kayo pumunta sa embassy ng China, ipakita nyo nga yan. Sabihin nyo na kapupunta, malapit sa Malacanang, doon kasi sigaw ng ganyan. Propaganda ang ginagawa ninyo. Kung talagang totoo to yung ginagawa ninyo yan,
Pumunta kayo daan sa China Embassy. Pakita niyo yan. Lito Cornel, hindi ko sinabi magpapaalipin ako sa China. Ang sabi ko, ayaw ko ng gera. Hindi ko sinabi pro-China ako pagdating sa gera. Pero pagdating sa negosyo, pro-China ako, pro-America ako. Kung sila mag-i-invest ng negosyo dito sa gobyerno natin, sa Pilipinas. Pero kung gulo at gera ang dadali nila, kayo-kayo na lang ho. Ang hirap niyong umintindi. Sarado ang utak ninyo, barado. Ha, namumuli ka to mga ugat niyo sa utak. Oh, kung bubuksan niyo lang ho, pro-China ako, pro-America ako. Kung palalaguin ho nila ang Pilipinas sa pamamagitan ng negosyo, anti-China ako, anti-America ako, kung tayo magpapaalipin lang at magsusunod-sunuran tayo sa mga yan, nakukuha ninyo. Ani maala, Sir Dan, napalis ba si Kuya Agob? Wala pa pong update. Wala pa pong update. Wala pa pong binabato. Okay? Nakukuha po ninyo. So, yan lang ho mga kabayan. Sana maliwanagan ho kayo ha. Itong mga tambi vlogger nagpuprovok, duwag naman. Eto, may papasahin ako dito. Sinupalpal ko lang ho. Sipantakin ho ninyo, hanggang sa messenger ko, sinusundan, ay doon sa FB page ko, sinusundan ho ko ng bangag. Ang sabi niya sa akin, bakit hindi ka sumagot sa mga vlogger na palagi nagdidibang sa'yo? Bakit kasi walang may sagot? Sunog ka palagi, nakakaya ka. Ito lang ang sinagot ko. Bakit di siya lumaban ng debate sa akin sa live streaming? Buti pa nga yung nilampasa ko si Tapwak eh. At saka si DJ Byron humarap sa akin eh. Kahit talunan humarap sa akin, kawawa naman yung vlogger mo. Puro dakdak lang sa studio, di kaya lumaban ng debate live. Wala siyang bayag. O di ba? Di ba? Yan ho sinasabi ko mga kabayan ha. Sabi ko kung ako talaga matapagimay, laban ako ng debate. Lumaban ho kayo ng debate, hoy. Huwag ho kayo magtatanggol sa vlogger ninyo. Pinapakita ko lang ho sa inyo ha. Ayan. Grabe, ano ho, matindi. Hindi ko ho bibigyan ng pansin dito yung vlogger na gano'n. Hindi ko napapansin niya mga ganyan. Nagpapapansin ho sa mga yan dahil hindi na ko siya pinapasukan ng views. Kung talaga kung matapang yung mga yan, lumaban ho ng debate sa akin. Pero labanan ho kami, ebidensya. Ayoko ng paliwanagan lang. Gusto ko ho, may ebidensya. Okay? So, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan po dito po sa Brothers Travelers. Alright? So, paano mga kabayan? Antabay ho tayo kung Governor Edwin po ay alamin po natin kung ano po ang mga latest update. Ano po? Ha? At again, uulitin ko, ano po, yung pong mga loyalistang anti-China, tignan ho ninyo yung brief nyo. Tignan nyo yung mga cellphone ninyo. Na kunyari, anti-China kayo, tignan nyo yung mga gadget ninyo, baka made in China yan. Ha? Mahiya naman kayo. Kunyari, nag-anti-China kayo, pero mga cellphone nyo, made in China. Ayan, yung mga gadget sa bahay, puro China. Itapon nyo bilang pagpuprotesta sa China. Libo-libo yan mga gamit nyo, yung mga cellphone nyo, tablet nyo, iPad nyo, TV ninyo. Ipakita nyo lahat yan. Ilabas nyo sa bahay nyo, itapon ninyo kasi ayaw namin sa China. Pupunta-punta kayo sa daan, puro anti-China kayo, pero mga dala nyo mga cellphone. Brief nyo, ha? Baka mga brief nyo, mga gawang China. Yung mga brand nyo, baka gawang China yan. Di ba? Ang kakapal ho ng mga pagmumukha ninyong ganyan. Bago kayo bumato sa kalaban ninyo, siguraduhin nyo wala ho kayong baho.
bago kayo dumakdak lang dumakdak dyan, ha, makipag-contest sa akin, siguraduhin nyo, wala ho kayong baho. Yun lang masasabi ko. Ha? O, di ba? Anyway, mga kabayan, pasamantala muna po ako magpapaalam sa inyo. Ang oras ay ganap ng alas 4:55 ho ng hapon. Ngayon, Abril 11, 2024, at ako'y manonundo muna po ano ng in-order ko galing China. May biro lang ho yan, biro lang. May binili ako kasi made in China na naman eh. Ha? Di dapat iban nyo lahat ng produkto ng China sa Pilipinas. Anti-China kayo na anti-China. Dapat ang Pilipinas magdeklara na rin ho mga kabayan ng mga produkto. Ha? Ng China, huwag na papasukin dito at huwag na tayo magpadala ng produkto sa China. Eh, ganyan ang ginagawa sa daan, o, bastusan na eh, di ba? O, itigil nyo na ho yan. O, bahag din nyo, made in China. So, maganda nga po sa inyo lahat, mga kabayan. Ako ho, yung papaalam na. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-suporta sa mga nag-sponsor. Again, maraming mabuhay po kayo lahat. Always, tandaan po natin, ano, mag-ingat po tayo lahat. Ano, kita-kita po tayo sa tagong. Ito, pag-plus ko lang po sa aking banner, ano, kita-kita ho tayo, tuloy po yan, yung prayer rally na yan, lalo nyo pinaitan taong bayan. Ha? O, ulit natin, ano ho, prayer rally Tagum City, ayan ho, ano ho, ngayon ho yan, this coming April 14, at may bagong logo tayo, pakita ko lang yung bagong logo natin, ano ho, baka hindi nyo po nakita yung mga bagong logo natin. Ano ho, pakita ko lang yung bagong logo po natin, ng, eto na ho yung bagong logo natin. Ilabas ko lang po yung logo po natin dyan para makita po ninyo. Ito na. Okay, ganda ng bagong logo natin ah. Ayan na po yung bagong logo po natin mga kabayan. Ilabas na natin. Wow, ganda. Ayan, ilabas lang po natin. Ayun. Ayun ang logo natin. Kita-kita ho tayo. April 14 dyan ho sa Tagong. Ah, again, maraming salamat po sa lahat po ng sumuporta at pamatnubay sa Brothers Travelers. Ano, ingat po tayo lahat mga kabayan. Defend Flag, Peace Rally, Davao. Ano ho? Yan ho, April 14. Kita-kita ho tayo. Ako po ang inyong Brothers Travelers, Brother Dan. At aking natandaan, ingat and always God bless and always God first. Mabuhay po kayo. Sa kanan.